afternoon. Ngayon naman ay magtatanim tayo ng kangkong. Bali, ito na po yung kangkong na itatanim ko. Ito po, pinaugatan ko muna. Binabatyo po sa tubig. Mga 4 days na po ito sa ngayon. Kita nyo may mga ugat na siya. At itanim na po natin. Hina na. So, ito na po ang lugar, ang area na tataniman ko. So, hukayan ko muna po ng bawat isa. Konti-konting butas. Medyo distance siya po ng bahagya sa bawat isa. Yan. May tanim na rin pong iba dyan. Dati na po nandyan. Isama ko na lang po sa ngayon itong mga bago kong pasibon o paugat na kangkong. Ito po kangkong ito nang galing pa po ng nanay lang sa palengke. Bali, pinutol ko lang po sa puno. At yung pinakapuno ng tangkay niya ang aking pinaugatan. Ito po, may ugat na siya. At itatanim ko na po. So, ito po, pinili ko ng isang puno. Itanim ko po. And then, tabunan ko ng lupa. Yan po. Simple lang naman po ang pagtatanim ng kangkong. Ganyan lang po. Kung kaya ng halos katamtamang lalim. Then, counting distansya sa bawat isa. And, ayan po. Tanim natin. Simple lang po. Bali, ito pong lugar na to sa likod bahay lang po namin. Para since na pandemic ngayon, natuto po ako na magtanim kahit paano. Bago na lang po dito sa puro family use lang po. Ayan po. Ang sabi nga ay magaling na ang may tinanim at meron naman tayong aalihin. Tanim-tanim lang po. Ayan, tanim lang. Yan lang po ito sa likod ng bahay namin. So, madali ko po siyang mamomonitor. Every time, pwede kong puntahan. Yan lang po, purutosok natin bawat isang tangkay. Yan kasi po kapag lumago na, so, magsasanga. So, kailangan na may katamtamang distansya sa bawat isa. Ayan na po. Nakatanim na po. Simple lang po. Konting sundot lang sa lupa. Ayan, matatanim na natin. Ayan na po sila. Actually, may kasama pong papaya yan. Medyo noon ko pa po na itanim yan. Waiting lang po ng time. At banda ron, magkakaroon din ng bunga yan. For family use, ayan, magagamit din natin yan. Information lang po yan sa atin para kung paano nga ba. So, ito po naman ngayon. Makakasama rin po dyan sa same area. Meron din po siyang kasamang ampalaya. Mga puno ng ampalaya. Ayan naman po ay ang luya. Mga luya naman po yan. Nandun din po sa may likod bahay namin. Time overdue. Ayan po, mabubunga din yan. So sa ngayon, hayaan lang po natin. Meron din po yung ito po, may tao na sili. Meron din po gabi. Meron din po kamatis. Ayan po, diba? May kamatis. Ayan po. Medyo marami din puno yan. Ayan po. Hintay-hintay lang po tayo ng time. Banda ron, bubunga yan. And then, mayroon din pong yan. Marami pong puno ng kamatis. Tuloy, meron din po yan talong. Sandali po. Tingnan natin. Ayan po ang talong. Medyo maliliit lang po. Medyo bagong tanim ko lang po yan.
Since na pandemic, kailangan po natin magtanim. Diyan lang naman po yan sa likod ng bahay namin. Anytime na mamumutang ko po yan. Ang papaya, kita nyo, basang-basa ang lupa. Dumaan po ang maraming araw ng tag-ulan. So, actually, main topic ko po ay yung itinanim kong mga kangkong. Ang kangkong, napakadali pong buhayin yan. Oh, ayan na po. I-flex ko na rin yung mga ibang kasama ng kangkong sa likod bahay namin. So, mayroon pong luya, may sili. Actually, ito po sili, oh. Namubungungan na siya, oh. Oh, simpleng may lagay natin sa... may sama natin sa pagluluto natin. Punta lang ako sa likod bahay namin, andyan na po. Nakakakuha na ako ng pangsahog. Yan. Basang-basa po siya dahil po nang tuloy umuulan po ngayon. Marami pong salamat. Thank you.